Magandang tanghali mga kaparokya. Yan ang simbahan ng San Sebastian dito sa Plaza del Carmen sa may Quiapo. Ang papunta dito sa kanan ay papuntang Mindiola sa may Legarda, papuntang Legarda, Mindiola, papuntang Malacañang. At ang gawin dito sa kaliwa ay papunta sa Quiapo. Nandito tayo ngayon sa harap ng San Sebastian Church dito sa may Plaza del Carmen sa Quiamay, Quiapo. Dito rin matatagpuan ang eskwelahan ng San Sebastian. So tara, pasukin natin ang loob. Church visits number 18. Merbs TV. The Minor Basilica of San Sebastian Church. Kung ang matatandang simbahan sa Pilipinas ay karamihan gawa sa Baroque style na istruktura noong panahon ng mga Kastila. Ang simbahan sa matandang distrito ng Quiapo ay gawa sa istrukturang bakal. Sinasabing ang simbahan, ang bukod tanging simbahan sa Pilipinas na gawa sa halos purong bakal at ilan lang ito sa buong mundo. Noong panahong 1600s, isang deboto ni Saint Sebastian na nagngangalang Bernardino Castillo ang nagbigay ng lupa para tayuhan ang bagong simbahan at ito ang San Sebastian na ipinatayo ng mga Augustinian Recollect Orders. Subalit, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang simbahan ay nasira dulot ng sunog at lindol noong taong 1800s. Isang araw ay nilapitan ng dating Cora Paroco na si Father Esteban Martinez, ang arkitektong Espanyol na si Inaro Palacio, na gumawa ng simbahan na di matitinag ng anumang sakuna noong taong 1880. Sinimulan ang simbahang gawa sa Neo-Gothic Architecture o estrukturang bakal na binili mula sa bansang Belgium noong 1888, kung saan tumagal ng 3 taon na binasbasan ng dating punong arsobispo na si Bernardino Nozaleda y Villa ang nasabing simbahan taong August 16, 1891. Bago natin ipagpatuloy ating suportahan ang simbahan, sumali tayo sa iba't ibang religious activities or organization tulad ng choir, altar server, mother butler, lay minister at marami pang iba. Atin ding respetuhin ang paniniwala ng ibang religious organization. At higit sa lahat, ating i-involve ang mga bata o ating mga anak sa loob ng simbahan. At dahil sa kasaysayan na iambak ng simbahan ay napabilang sa National Historical Landmark ang San Sebastian Church na pinagtibay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 260 noong August 1, 1973. Makalipas ang halos 4 na dekada ay idinagdag sa listahan para mapabilang sa World Heritage Site ng National Historical Institute na ngayon ay kilala sa tawag na National Commission of the Philippines noong May 16, 2006. At pagkaraan ng 5 taon, idiniklara ang simbahan bilang isang pambansang kayamanang pangkultura ng pambansang museo noong August 15, 2011. Kung anumang lungkot at hirap na ating dinaranas sa buhay,
Laging gamitin ang puso at isip para mapagtagumpayan natin ito. At huwag na huwag makalimot sa Diyos na siyang mahal tayong lubos. Ipinagdiriwang ang taunang kapistahan ng simbahan tuwing 20 ng Enero o January 20. At ang kasalukuyang rektor ay si Reverend Father Edgar P. Tubio sa ilalim ng pamamahala ng Archdiocese of Manila, headed by Metropolitan Archbishop Jose Cardinal Advincula. Yan guys, nandito na tayo mga kaparoko sa labas ng simbahan ng San Sebastian. Nandito sa loob, parang kang nasa kastilyo. Yung building na blue na yan ay yung eskwelahan ng Santa Rita College. Ang gawin doon papuntang Mendiola sa Maynigarda, dyan din matatagpuan yung Malacanang. Dito yung Quiapo, papuntang Quiapo. Again, ang simbahan ng San Sebastian.